meron tayo talaga standard tools para dito. Eh kaso yung ating heater, induction heater ay nagkaroon ng problema. Na ngayon ang gagawin natin eh ganito lang na pamamaraan. Pwede rin naman to. Ayan. Nasaan yung ano, heating gun? That meron tayo para malaman natin kung nasa 120. Okay. Pagka may hindi yan. That time na lang tayo titingin. Okay. Ayan guys, ito pagkakabit na itong bearing. Yung pagpasok mo dyan sa shafting na ito, dapat naka nasa labas yung ano, yung specs ng bearing. Ayan ako, makikita nyo. Dapat yung nakalabas yung number para kung sisilipin madali siyang makita. Ayan guys. Ayan guys, ayan. Nakita nyo guys, napakasimple naman pumasok siya. Kung hindi mo initer yan, hindi mo yan may papasok. Kasi naka ano yung bakal niya, hindi naka-expand. Kaya pagka naka-heating, ang temperature dapat nasa 100 plus 115. Yeah, para smooth yung pagpasok, ganyan ang ginagamit. Yan guys, ngayon medyo malamig na, nasa 64. Ayan, nag-heat transfer na siya kaya bumaba na siya, guys. Yung kapila gagamitin natin ito ulit. Bago talaga to, wala pang 1 month pa lang tong motor na to, mga guys. Kasi nagkaroon tayo ng vibration na nadamay lang to palagay ko, kasi ang pinaka problema nito nasa alignment yung pan. Sa pan nga pala to, guys. Ayan. Kaya ginagawa natin pag replace bearing, replace side load side agad para tumagal yung bearing natin. Eh guys, mapansin niyo yung mga tao natin eh, walang ano eh. Yung ating mga artista, hindi na nagagwantes ng standard tool ano, PPEs, kasi tinatanggal din nila nga guys eh. Kasi nahirapan silang mag-peel dun sa bearing pag hinawakan nila. Sayang daw yung guwantes eh, nagagrasahan. Kaya alam niyo naman itong aking mga artista na to. Sanayin na kung magiging expertise na nila to, kaya sa mga baguhan, nagtataka kayo ba't hindi sila nagkaguantes control na nila, sabi nga nila. Ayan guys, ma-expert na daw sila. Expert sa mga chicks. Hindi natin kailangan magkaguantes dyan kasi managilan naman natin ng grasa, hindi natin kakayuri ng malita. Paano kung merong mga sharp edge na nandiyan sa metals? Banayad lang yung part mo. Banayad lang. Hindi mo naman titignan yan. Tsaka alam mo naman yung ano niya. Sayang yung guantes natin, makakagrasahan lang. Yung mga guys, joke niya lang yun. Pero ako talagang ano, kailangan din naman natin mag-PPE. Pero sa mga kagaya nga nila, alam, control nila yung bawat galaw nila. Yun tinatawag ng mga expert. Guys, itong paglalagay ng bearing, masalo sa mga ganito kalalaki, 160 kilowatts. Kaya yung bearing na yan, masyado siyang sensitive. Kailangan, kinapapasin nyo, tinatakpan kagad dyan ng cloth para yung mga nasa hanging mga dust eh, hindi kakapit dito. Yun yung isa sa karakteristik ng isang bearing. Kailangan, pag kakabit tayo ng bearing, ay dapat malinis. Kaya pag nakaroon ng itinatawag natin contamination, eh meron din dito sa ganitong larangan ng pagpapalit ng bearing. Yan guys, yun yung mga tip points. Ayan. Thank you.
saklak pa yung kanyang pag pagpapainit. Ganyan guys, oh. Kuha natin ang temperature 70, nasa 70 pa. Ah guys, dapat siya ba sa 120 o 115. Pag over temperature, may stress din yung bearing guys eh. Pero sa situation na ito, malaki naman yung bearing at medyo tumas ng 120 pwede. Pwede na to. Okay guys, yun, suwabe. Okay guys, ayan, kitang-kita, walang daya guys, pumasok na. Ayan, hindi, lalamig na kagad dyan kasi yung transfer spreading ng ano, ay absorb ng shafting, kaya bababa agad dyan. Ayan guys, shrink na kagad yung metal niyan. Ayan guys, ang ginawa natin, kaya natin siya iniitik para mag-expand. Mag-expand guys ito, itong inner race, mag-expand yan. Ngayon, kapag isasaksak natin na dito sa shafting, maluwag siya, kaya smooth siya pumasok. Pero kung hindi natin gagawin yung ganong klase procedure, yung mangyayari sa kanya, papaluin mo ng papaluin niya, may stress yung bearing, masisira lamang. Kumbaga bago pa lang, bagong bago siya, pero pinukpok mo, masisira. Kaya yun ang tamang paglakapit ng bearing. Yeah, guys. Ayan. Ito guys yung kanyang cover bearing, yung housing bearing. Ayan guys. Palilinisan yan mamaya ng konti. Konti, pero nalinis na yan. Linisin ulit, kailangan malinis bago salpak dito. Ayan. Ayan guys, yung kanyang nameplate. Ayan, dito sa nameplate makita yun, nakakapit dito yung nakalagay dito yung size ng bearing. Dito nakalagay 6319C3. Ito talagang dito sa drive end, yung DE drive end. Ayan yung size ng bearing. Sa non-drive end, parehas lang sila, 6319C3. Ayan guys, brand ng ano to, ang motor, yung make nya ay sa Netherlands. Ayan, ayan guys. Guys, ito yung cover ng non-drive end. Ito yung pan. Yung pan nya. Ayan.
yung pinaka stopper ng bearing, guys. Yung pinaka guide stopper yan, guys. Ito, yeah. Yung bearing sa sandwich niya dito, dito sa side na to. Nakapasok na yung bearing. Ito yung nasa inner lock niya. Yan. Tsaka meron niya mga seal. Ng grease. Ito yung pinaka cover, stopper dun sa inner ng bearing natin. Yan. Mapansin nyo talagang hindi sila nagkagawa ng test kasi hindi nila mapipil na gusto yung grease kapag papahid nila dyan. Pero daan-daan lang yung mga yan. Baka kasi hindi natin makita masyado yung iba, may baka may mga matatalim na parte, may matututo ka rin. Pero ito, bago naman nila gawin yan, tinignan natin yung layout. Kailangan hindi ka maselan sa paghawak ng grasa. Kasi iba sabi nila, ay dirty in the field. Hindi nila mabipil yung pagpipil talaga ng grease kapag nakagawa test, diba? Kaya ang ginagawa nila ganyan. Hindi naman ang maganda dahil nga napipil ng maganda yung naman nagre-refactor eh, nakakamay pa sir. May ginagamit talaga silang bandage. Yung manipis, parang pang food process. Parang yung nagugas ng tapa para. Meron na. Pero iba. Ano yun eh, rubber gloves. Ayan, parang skinny rin siya. Pero iba talaga, tinatanggal din. Natanggal din? Oh eh, ano eh. Guys, assemble na tong motor na to, tapos testingin na to. Ayan. Pakita sa inyo mamaya paano siya pa i-start mamaya. Ito yung cover nung sa grease. Napitan nila. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan yung pagkakabit nila. Hello. Kailangan mailagay ito kung mayroon ng napil na siya ng grasa. Ayan. Nalagyan na siya ng lock dito para hindi mawala.
naman gagawin sa ito lang clearance siya mga 3mm doon sa bearing. Ayan, pinaka stopper. Ayun o, simple lang ah. Kabit ng ano ah. Kaya saya niya matagal ipasok yung snap ring. At saya saglit lang. Siyempre, tumira pinakamagandang lalaki sa mga ngayon. Si M4. Saglit na talaga yun. Kaya pala. Ah, alam na. Kaya walang maskar eh. Baka ako dumugi na mga... Ilang mga followers natin, no? Kaya pinapakita yung aming yun. Yun, napakagaya. Yun guys, ready na to. Tatakpan na natin ito mamaya. Ayun yung cover niya. Ngayon. Nakita nyo mamaya paano ito mandar. Okay guys, tingnan nyo kung paano yung ginagawa nilang procedure para madali ipasok yung cover na yan. Kasi meron diskarte sila dyan para madali nila. I-atras mo yung kote. Okay. Dapat ito guys, mas malinis na malinis to. Malinis na malinis to. Dapat malinis sa malinis kung mga ito, walang mga dust o naipit na ano. Kasi kailangan ito yung mag-aalay dyan sa bearing. Tinatawag na self-align ng fittings niya. At malinis na malinis to. Ayan, malinis na. Ayan, makinis na. Importante guys na malinis yung cover, stopper, ayan, na bearing. Para ano siya, madali ipasok.
solid ah. Iba talaga yung mga veteran sa pagsusot eh, no? Alam na alam yung butas eh. Kahit nakapigit. Kahit madilim ano? Kahit nakapigit, iba dilim na yun. Alay mo na na-shoot agad. Dati kasi yung... Alam mo, dati, ayun, nakapigit. Literal na nakapigit eh, no? Eh talaga naman ah. Ah, guys, kaya katitindi ang aming mga artista dito sa The Electrical Team. Yan yun yung si F4. Master Motor Control. Okay, oh. Malalaman mo ang pan side dito. Kung nasaan malapit yung terminal, terminal box. Yun yung load side. Ito yung ano? Nanda, yung tatawag na non-drive end. Yun yun. And guys, naka ipipix na nila yung non-drive end or free side. Next naman natin itong load side. Ito yung load side. Ayan. Dito gagamit na sila ng guide. Doon sa kapila kasi in-truss lang yan para madaling pasok tong... Ito yung inner cover ng bearing, tapos yung outer bearing yung sa kapila sa side na yon. Kaya kailangan unahin muna yung sa free side, tapos dito ilalagay sila ng guide. Final tightening. Reparasyon torque yan. Ha guys. Ha guys, nilagyan nila siya ng alambre. Tanggalin mo muna yung guide siya para mamaya pa pinasok yung cover. Madali nilang ma-yalay. Para dito yung mayroon. Yung butas na yan. Hindi, yung ano na yun, nakaka-cover na guys, madali nila na ikabit yung tornado niyan. Hindi nila lalagyan ng DIY. Yan yung pinaka-guide niya. Tsaka tatanggalin na nila yan. Lock-on na siya. Yan ang F4. Maintenance. Kaya tinawag silang F4 maintenance. Kasi tatlo sila. Kaya isa, dalawa, tatlo. Ako yung pang-apat, syempre. Kaya F4. Nice ba? Sabi yan, yung pinaka dust seal ba yan? Dust seal o oil seal? Dust seal yan, dust. Yan, dust seal lang yan mga guys. Yung last na yung ilagay. Meron pang cover pa isa. O, last na tong dust seal na to. Ah, last na. Yan guys, yan. Yung covering na to. Ayan.
sundungan natin para mabilis. At may ato yung pa-park bridge na nila eh. Pinapareparasyon yung pit. Bukas, bukas. Asan ang takas nila? Guys, final ano na siya, tightening. Ayan, ang ganda na siya ang ikot nyo guys. Wala ka nang mapipil na parang merong dust sa loob o buhangin. Dati kasi, meron, malalaman mo na may problema yung bearing. Kung iniikot natin ng ganito. Ayan, smooth na siya. Kasi, pagka hinawakan mo yung shaft niya at iniikot mo siya, nirotate mo ng ganyan, doon pa lang may mapipil ka ron na kakaiba ito sa parang may gaspang, kaya nalalaman natin ang bearing sa feeling pa lang. Yun yung mga technique ng isang mga F4 maintenance na alam na nila kung ano ang mga problema. Yan yan guys, okay na, tapos na siya. Yan, na-assemble na, kompleto na. Yan. Ito na yung key, nakakabit na yung key. Espera natin ito tong motor na ito mga guys. Espera siya. Ganyan ang maintenance. Kapag na-repair na yung isang motor, itatabi na yan dito sa stock hub. Dito sa aming mga good motors.